may bahay dyan si Joshua. Susundin ka niya ngayon. Ihanda mo ng mga gamit mo. Utos sa kanya ni Sebastian. Tumango siya. Mas makabubuti na sigurong sumama siya kay Joshua kaysa mag-isa lang siya rito at baka masundan pa siya ni Felipe. Felipe is dangerous. Hindi ka niya sasantuhin, Andrea. Huwag kang sasagot anumang tawag na hindi nakaregister sa cellphone mo. Baka matyaka niya at malaman ang location mo. Bili ni Sebastian sa kanya. Wala siya maisagot sa asawa dahil sa takot at kabang nararamdaman. Kung kailan maayos ng lahat sa kanila ng Sebastian, saka naman may problema na naman. Kailan ba sila tuloy magiging masaya ng asawa? Don't worry, sweetheart. I'll be there, okay? As of now, si Joshua na munang bahala sa'yo. Maya-maya lang andyan na siya. Tango lang ang sagot niya sa asawa. I'm scared. Amin niya sa asawa. Hindi ko hayang masaktan ka, Andrea. Hindi ko hayang mapahama ka. I will keep you safe, sweetheart. Hindi ka malalapitan ni Felipe at Sebastian sa kanya. I trust you. Sagot niya sa asawa. Go! Ayusin mo na mga gamit mo. I'll call you again kapag nandiyan na sa pintuan si Joshua to pick you up. Do not open the door. Wait for my call. Sige. Matamlay na sagot niya. Tatawagan ko muna ang Kuya Sander. Paalam nito. Sebastian? Tawag niya sa asawa. I love you. Sabi niya. I love you more, sweetheart. You'll be safe. I will keep you safe no matter what. Sebastian said. I love you, Sebastian. Sabi niya sa asawa bago ito nawala sa kabilang linya. Please, Laika, stop all this mess. Kayo ni Felipe ang may gulo. Huwag niyo na kaming idami pa ni Sebastian. Bulong niya. Nabilis niyang inayos sa mga gamit. Natawagan na rin niya si Kuya Sander niya. Nag-aalala ito sa kanya. Sinabi rin nagtutulungan ng mga ito para mahuli na si Felipe. Sa kabilang banda, Sebastian's POV. Kamusta si Andrea dyan? Tanong niya kay Joshua ng tawagan ng pinsan matapos ipasundo ang asawa rito. Hindi kasi siya makakampante kung mananatiling mag-isa ang asawa sa hotel na iyon. Malayo man ang Los Angeles sa San Juanico, natatakot pa rin siya sa kalagay ng at-asawa. Hindi nila alam ko anong umiikot sa isip ni Felipe. Hindi nila alam ko ano ang kaya nitong gawin, lalo pat obsessed si Felipe sa asawa niya. She's okay. Nasa guest room na siya at nagpapahinga. Kanina pagdating namin doon nanginginig siya sa takot. Buti na lang, she's with me. Napakalma namin agad ni Sabana si Andrea. Paliwanag ng pinsan sa kanya. Naking pasalamat talaga niya at nasa Los Angeles si Joshua kasama ang girlfriend itong sikat na modelo, si Savannah. Thank you, bro. Hindi ko nalang magagawin ko kung wala ka dyan. Tomorrow evening nandyan ako. No problem. Call her. She miss you. Yeah. Thank you, bro. Saka nagpaalam na sa pinsan. Kahit papaano makakahinga na siya ng maluwag, ligtas ang asawa roon. Nagsisimula na rin ang paghahanap kay Felipe. Nagpakilos na rin ang mga tauhan ng daddy ni Andrea. Pati si Sander tumutulong din. Pinabantay rin ang lahat ng pwedeng daanan palabas si Felipe ng San Juanico. Di naman ganun kalaking San Juanico para hindi nila makita at mahuling muli si Felipe. Nakatakas daw ito kanina habang patungo sa korte para sa paglilitis sa mga patong-patong na kaso nito. Nang agaw ito ng baril kaya nakatakas. Hindi naman makakalayo yun dahil nakatimbre na ito sa buong San Juanico. Humugot siya ng malalim ang paghinga. Mariing pinikit ang mga mata. Nananakit na rin ang ulo sa dami ng mga iniisip. Kung kailan maayos ng lahat sa kanila ni Andrea sa kapa nangyari to. Kung kailan magkikita na sila ng asawa para makapagsimulang muli sa kapa nangyari to. Lalo tuloy niyang nabes ang asawa. Tatawagan na sana niya si Andrea nang tumunog ang cellphone niya. Si Sander ang tumatawag sa kanya. Agad niyang sinagot ang tawag nito. Sander! Nahuli na raw si Felipe ng mga polis. Nasa presinto na raw ito at nais ka raw niyang makausap. Ako? Kulot noong tanong niya kay Sander sa kabilang linya. Yes! Hinihiling daw niyang harapin mo siya. Kausapin mo siya. Sagot ni Sander. Sige, ako nang bahala sa kanya. Sagot niya, saka nawala na sa kabilang linya si Sander. Tungkol kay Andrea marahil kaya nais makipagkita sa kanya ni Felipe. Habang nililitis kasi ito, hindi siya pumupunta sa korte. Ang abogado lang niya ang pinapupunta. Hindi rin niya hinahayaang magtungo roon si Andrea. Para kasi sa kanya, tapos na ang anumang ugnayan niya kina Laika at Felipe. Pero this time, haharapin niya si Felipe. Para tigilan nito si Andrea. Hindi muna niya tatawagan ng asawa. Dalhin na si kaso na muna niya si Felipe. Nagtungo siya sa presinto para harapin siya. Napag-alaman niyang sa sementero na huli si Felipe sa punto daw ni Laika at anak nito. Nakita niyang nakaupo si Felipe sa otong uniforme ng mga bilanggo. Malayong-malayo ng itsura nito sa dati. Payat at tumanda ang itsura nito. Malalim ang mga mata nito. Halatang walang tulog. Nakaposa sa mga kamay nito at may dalawang pulis na nakabantay sa magkabilang gilid ng kinauupuan nito. Sebastian Gutierrez. Tawag nito sa kanya. Saka siya naupo sa tapat nito. Salamat at nakipagkita ka sa akin.
Malungkot na sabi nito. Kita niya sa mata nito ang kalungkutan at pagsisisi. Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nagawa ko. Kasalanan kong lahat. Ako ang nagsimula ng lahat. Kung hindi ako natukso kay Laika, hindi ko sana siya nabuntis. Hindi sana nagulong lahat sa amin ni Andrea. Walang kayo ni Andrea simula pa lang. Mariing paalala niya. I know Andrea doesn't like me. Unang attempt ko palang ligawan siya, si said no. Pero ayoko sumuko dahil mahal ko siya. Mahal ko si Andrea. Hindi mo mahal. Dahil kung mahal mo siya, hindi mo siya sasaktan. Hindi mo rin hayaang siyang sisihin sa aksidente. Paliwanag niya rito. Nais niyang maliwanagan na hindi pagmamahal ang nararamdaman nito para kay Andrea. Nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag kung bakit ito nagawa ang mga bagay na yon sa mag-ina nito. Dahil daw sa paghahangad nito na makuha si Andrea. Dahil daw mahal na mahal ito si Andrea. Hindi nilang siya kumibupa. Hinayaan niya lang ito magsalita. Pakisabi kay Andrea, I'm sorry. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko at handa na akong pagbayaran ng lahat. Pakisabi din sa kanya na mahal-mahal ko siya. Hindi magbabagong pagmamahal ko sa kanya. Litanya pa nito. Tumango na lamang siya rito. Sebastian, sana mahalin mo si Andrea na higit sa pagmamahal ko sa kanya. Napakabuting tao niya. Napakabuti niyang babae. Maswerte ka dahil ikaw ang pinakasalan ni Andrea. At alam kong ginawa niya hindi paya pagbayaran ang binibintang mo sa kanya. Kundi dahil alam ko gusto ka rin niya. Mahal ka niya. Patuloy pa nito. I see. Tanging sabi niya. Tama naman lahat ng sinabi nito tungkol sa kanyang asawa. Set her free kung mahal mo talaga siya. Pagbayaran mo ang ginawa mo kay Andrea. Sabi niya sabay tayo mula sa kinaupuan, saka nagpaalam na rito. Tapos namarahin ang lahat ng problema. Baka naman tuloy-tuloy ng kaligayahan nila ni Andrea. Maayos na ang lahat. Wala nang magugulo sa kanila. Makakapagsimula na sila ng asawa. Dali-dali niya itong tinawagan. Bakit ngayon ka lang tumawag? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Bunga dito sa kanya sa kabilang linya. Nahimigan niya ang galit sa tono nito. May inasikaso lang ako. How are you? I am not fine. Galit pa rin ang tono. Andrea, I miss you so much and I love you so much. I can't wait to see you tomorrow. Lambig niya sa asawa para mabawasan ang init ng ulo nito. Alam mo namang takot at takot ako kay Felipe. Tapos hindi ka malang tumatawag. Hindi mo pa sinasagot ang mga tawag ko. Alam mo bang halos mamatay na ako kakaisip kung ano nang nangyayari sa'yo? Bulalas ito ng iyak. Andrea, stop crying. Alo niya sa asawa. Tila nakikita niyang pare itong bata kung umiyak. Nais na itong yakapin ng mahigpit at sabihin na huwag na itong matakot. Ayos ng lahat. Wala na itong dapat ikatakot. I'm sorry. Pinag-alala kita, sweetheart. I'm sorry. Stop crying, sweetheart. Nakakainis ka kasi. I know. I'm sorry, sweetheart. Bukas lang andyan ako at magkasama na tayo. Huwag kang umiyak. Ayos ng lahat at nahuli na si Felipe. Tapos ng lahat. Hindi na siya makakalapit pa sa'yo. Paliwanag niya sa asawang walang tigil pa rin sa pag-iyak. Nais niya ng hilahin ng oras para makalipad siya patungo Los Angeles. Nais niya ng makapiling ang asawa. Napakalma naman niya si Andrea bago siya nagpaalam rito. Kung ano-anong matatamis sa salita ang sinabi niya para lang mapakalma ang asawa. At nagawa naman niya. I love you, Andrea Gutierrez. I can't wait to see you tomorrow. Nakangiting bulong niya sa sarili. At least bukas magkikita na talaga sila. Wala nang hahadlang pa. Wala nang magiging problema pa. Wala nang dahilan para hindi sila magkita ng asawa. Andrea's POV. Kanina pa siya paraot pa rito sa loob ng guest room kung saan siya pinatuloy ni Joshua. Si Joshua at ang nobe nitong si Savannah ang sumundo sa kanya sa hotel na tinutuloyan niya. Dito siya pansamantalang pinatuloy para sa kaligtasan niya. Dahil nga sa pagkakatakas si Felipe, pero nahuli na daw ito at nasa kulungan na ulit. Hindi pa lang niya alam ang buong detalye, kaya wala na siyang dapat ikatakot pa. Ngayon, ang dating ni Sebastian galing Pilipinas. Ito ang una nilang pagkikita mula na maghiwalay sila mag-asawa at mag-aminan ng kanilang mga feelings para sa isa't isa. Masyado siyang kinabahan na ewan. Siguro dahil na rin sa mga nangyari sa kanila at saka sabi kang masilayan muli ang gwapong asawa. Kagat-kagat niya ang mga daliri habang palakad-lakad. Panaisilip niya sa cellphone. Wala pang tawag sa kanya sa Sebastian. Sumilip din siya sa bintana. Wala pa rin ang asawa. Nasa ibaba sila Joshua at Nobe nitong si Savannah. Nahihiya naman siya makisama sa dalawa. Lalo na kay Savannah na isang sikat na modelo sa Pilipinas. Na starstruck nga siya na makita kung gaano kaganda si Savannah. Maganda na ito sa TV at sa magazine. Pero masasabi niyang mas maganda ito sa personal at bagay na bagay ang dalawa. Bakit ang tagal mo naman, Sebastian? Bulong niya habang nakasilip sa bintana. Nagkiwit-balikat siyang bumalik sa kama at naupo.
Relax, Andrea. He is on his way. Bulong niya sa sarili para mapakalma ang sarili. Masyado siyang paranoid at kung ano nang pumapasok sa isip niya. Sabik na sabik kasi siyang makita si Sebastian. Makalipas ang tila napakahabang sandali, napabalikwas siya nang bumukas ang pintuan. Wala siyang katok na narinig o baka masyado lang busy ang isip niya kaya hindi niya narinig ang mga katok. Sebastian! Tili niya. Nang masilayin to papasok sa loob ng pintuan, tumalon siya pababa sa kama. Mumuntikan pa siyang madulas sa pagmamadaling makalapit sa asawa. Andrea? Sambit ito sa pangalan niya at sinalubong siya ng yakap. Agad siyang yumakap sa asawa. Binuhat pa siya nito habang yakap-yakap siya. Inilagay naman niya ang mukha sa balikat na Sebastian at napahagulgol ng iyak. Naiyak siya sa tuwa dahil nandito na ngayon ang asawa niya. Magkasama na sila ngayon. Don't cry, sweetheart. Alon ito sa kanya. Habang buhat-buhat siya nitong tila, wala siyang kabigat-bigat. Nasa pang-upo niya mga kamay nito at siya naman nakakawit ang mga kamay niya sa batok ni Sebastian. I am here now, sweetheart. Don't cry, sabi nito. Di niya man napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Lumakad ang asawa palapit sa kama at naupo ito. Naupo siya ngayon sa kandungan nito. Kumalas to ng yakap sa kanya at bahagyang lumayo para masilayan siya. I hate seeing you crying, sweetheart, bulong nito. Habang ito mismo nagpupunas sa mga luha niya sa kamay nito. I miss you so much, parang batang sabi niya. I miss you more, sweetheart, sagot nito. Nagkatinginan sila. She missed him so much. I love you, Andrea, sabi nito sa kanya at tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Hinaggan siya ng asawang puno ng pananabik at pagmamahal. Gumanti naman siya ng hagan dito. Ito ang unang hagan nila matapos ang kanilang paghihiwalay. Ito rin ang una nila matapos maamin sa isa't isa ang kanilang mga damdamin. Kaya iba ang hagan na pinagsasaluhan nila ngayon. Hagan to ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ramdam niya sa bawat ginagawa ni Sebastian sa kanya ang pagmamahal nito. Napasigaw siya ng mahina sa gitna ng mainit nilang ginagawa. Naramdaman niya kasing pumaloob ang mga kamay ni Sebastian sa ilalim niya. Lalo pa niyang dinikit ang sarili kay Sebastian. Nakasuot lang siya ng silk short kaya ramdam na ramdam niya ang pagising ng bagay sa ibang bahagi ng kanyang asawa. Napapalakas siya ng sigaw sa ginagawa ni Sebastian. Don't scream out loud. Joshua and Savannah might hear us. Habang ang salitang bulong nito sa kanya, nilagay nito ang kamay sa bibig niya para takpan niya na tikulo ang kanyang mga sigaw na hindi mapigilan. Nasa ibang bahay nga pala sila, hindi sila pwede magingay sa guest room ng bahay ni Joshua. Nakakahiya. This is Joshua's guest room. Hindi kita makukuha ng maayos dito. Sagot nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Saka nito hinaplos ang mukha niya. Why? She asked. Natila nagtatampo kunwari. Kakalahati nilang bumabalot kay Andrea. Nasa baywang niya manipis na silk at ang pangitaas naman niya ay nasa higna. And Sebastian is still fully clothed. Hindi nagpatingnag si Andrea sa sinabi ni Sebastian. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Nagpatuloy ang mga kamay niya hanggang sa marating niya ang target. Napapikit ang asawa nang haplosin niya ang kasangga nito. Nagugustuhan niya ang reaksyong nakikita kay Sebastian. Andrea, stop now before I lost control. Nanghihinang sabi ni Sebastian sa kanya. Nagbukas to ang mga mata. Nagkatinginan sila na pareho nag-aapoy ang kanilang mga mata. Pansin niya ang kapal sa balbas at bigote ni Sebastian, pati na rin ang malamlam nitong mga mata. Halatang pagod ito, na natili ang kamay niya sa ganong posisyon. Sa kanya hinaplos ang gwapong mukha ng asawa. I can't wait any longer to be with you, Sebastian. I want you to make love with me, like no tomorrow. Nang aakit na litanya niya kay Sebastian. I love that too, sweetheart, but this is Joshua's home. I can't make it to here. I respect you, sweetheart. Gusto ko makikita kita sa lugar na pagmamayari ko at malaya tayong gawin ang lahat at hindi kung saan-saan lang tayo abutin dahil sa init ng katawan. Believe me, I want you now as in now. But I have huge respect for you because I love you, Andrea. Malambing na sagot ito sa kanya. Ngumiti siya sa asawa. Nasabik siya pero mas gusto niyang sinabi ni Sebastian na malaki ang respeto nito sa kanya kaya hindi siya nito basta-basta kukuhanin kung saan-saan. Nakakakilig kapag may respeto sa iyong isang lalaki, pero mas nakakakilig kung medyo bastos. I love you so much, Sebastian, sagot niya sa asawa at niyakap ito na mahigpit. I love you more and more, sweetheart, sagot ito sa kanya at gumanti ng yakap. Kasing higpit ng yakap niya rito maya-maya, tuminulungan siya ng asawang mag-ayos ng mga gamit niya. Pinagbihis na rin siya ni Sebastian. Sinabi nitong naipareserve na itong honeymoon suite na binabalik-balikan niya. This time wala ng dahilan para hindi matuloy ang honeymoon nila. Malaya na nilang magagawa ang anumang gusto nila. Matutuloy na ang naudlot nilang honeymoon. Andrea's POV.
Matapos makapag-ayos ng kanyang gamit, hawak kamay silang bumaba ni Sebastian para magpaalam kina Joshua at Savannah. Thank you bro for keeping Andrea safe. Pasalamat ni Joshua. Nakatayo si Joshua sa tapat nila at nasa tabi nito ang magandang si Savannah. Nakangiti ito sa kanya. Di tuloy niya maiwasang ma-insecure sa sobrang ganda ni Savannah. Hindi na siya magtataka pa kung itong nasa top 1 na modelo sa bansa nila. Napakaganda naman kasi nito at mukha pang mabait. Well, super gwapo din naman si Joshua at mayaman pa. Kaya bagay na bagay ang dalawa. Congratulations nga pala sa wedding nyo. Hindi ako sinama ni Joshua. Malambing na saan din Savannah sa kanya. Nang lumapit na sa kanya, hinawakan siya sa kamay. Nag-uusap pa naman ang asawa niya at si Joshua. Kung may chance na makapag-usap din sila ni Savannah. It's okay. Biglaan lang din naman kasi yung kasal namin eh. Nahihiya niyang sagot kay Savannah. Anyway, congrats and enjoy sa second honeymoon ninyo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Ngumiti siya takipagbeso-beso sa magandang babae. Ready? Tanong ni Sebastian na lapitan siya at ipulupot agad ang kamay nito sa bewang niya. Yup. Nakangiting sagot niya. Nagpaalam sila sa dalawa. Hinatid pa sila ng mga ito hanggang sa harapan ng bahay ng mga ito. Kung saan nakapark ang kotseng hiniram ni Sebastian kay Joshua para may magamit sila habang nasa Los Angeles. Sila para sa second honeymoon nila mag-asawa. Ang ganda ni Savannah sa personal, sabi niya, habang umaandar ng kotse. You are more beautiful, sweetheart. Agad na sagot ito sa kanya. Matamis ang ngiti niyang sinulupan ng asawa. Mabilis niyang kinawit ang kamay kay Sebastian, saka sinandalang ulo sa balikat nito. I love you, matamis na sabi niya. I love you more, sweetheart. Sagot nito sa kanya, saka mabilis siyang hinagkan sa noo. Malalalim ang mga ngiti niya sa labi, hindi siya umalis sa ganong pwesto. Habang nagmamaneho sa Sebastian sa napakagandang lugar ng Los Angeles, pero para sa kanyang maliit na bayan na San Marico pa rin ang pinakamaganda. Doon siya sumalaki at sa bayan niyo nakilala lalaking pinakamamahal niya at habang buhay niyang mamahalin, si Sebastian Gutierrez. Pagdating sa hotel, agad sila nagtuloy sa hotel suite nila kung saan sila uno nagstay para sa honeymoon nila at kung saan din siya nagstay na maghiwalay sila ng asawa dahil nais niyang sariwain ang mga nangyari sa kanila ni Sebastian. Pagbaba ng kanilang mga gamit sa sahig at pagsara pa lang ng pintuan, tila na sila papel na sinindihan. Sumiklab na agad ang apoy sa kanilang mga katawan and this time sa uno nilang lugar, pwede na siyang sumigaw ng malakas. May pagmamadali sa mga kilos nila. Habang di pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi, mabibilis ang kanilang mga galaw. Maya-maya pa'y wala siyang kabigat-bigat na binuhat ng asawa. Nilagay siya ni Sebastian sa malambot na kama. Saksi ang kamang ito sa mga nangyayari sa kanila. Sa tamis at pasakit ay dinanas sila mula nang ikasal sila at maghiwalay. Ngayon wala nang dahilan para hindi matuloy ang kanilang honeymoon. Lulubusin nila ang bawat sandali. Ibibigay niya ng buo ang kanyang sarili hanggat gusto nito. Sebastian is really God, pagdating sa pakikipagsalo, wala siyang ipipintas. Hahaplosin lang siya nito at nag-iinit na siya. Wala siyang mapagkumpara dahil tayo sa Sebastian lang ang lalaki sa buhay niya at proud na proud siya sa bagay na iyon dahil maipagmamalaki niya sa Sebastian. Taas na o siya nitong mailalakad sa daan na walang makakasalubong na ibang lalaki nakakuha sa kanya, kundi ang asawa lang. Hindi nagtagal nagsimula na sila magsalo. Wala siyang ginagawa kundi sumigaw lang nang sumigaw ng malakas. Malaya siyang isigaw ang pangalan ng asawa sa suite nila. Soundproof yan at wala silang iintindihin. Malaya silang magagawa ang pareho nilang hinihintay. Walang sinayang na oras si Sebastian para maangkin si Andrea. Kinuha niyang asawa na parang wala ng bukas. Sebastian's POV. Hindi pa siya nagkakaganito sa isang babae. Tanging kay Andrea lamang. Come on, sweetheart. Tawag niya sa asawa na mag-angat na ito ng mukha. Pero nasa nito ang gilid ng labi nito. Gamit ang malalantik nitong daliri. Napangiti siya. Ang gandang pagbasa ni Andrea. Lalo pat suot-suot pa rin ito ang mga singsing na galing sa kanya. I love you, sabi niya sa asawa at binuhat ito papunta sa kanya. This is mine, sweetheart. This is my property. No one is allowed to enter my property, sabi niya kay Andrea. Di naman nila madalas gawin ang bagay nito but starting today, hindi niya may papangako na hindi magpapadalas ang pagkuha niya sa asawa. Lalo pat mag-i-stay muna sila nito na isang linggo sa Los Angeles. I love you, Andrea, sabay bagsak ng katawan sa asawa. I love you too, Sebastian, sagot ito sa kanya. Halos nakayaka pa rin sa kanya. I want more, he whispered. Me too, sagot ito sa kanya. Matapos sila makapagpahinga saglit, nagsimula na naman sila sa panibagong round. Sinubukan na iba't ibang style na hindi pa nila nagagawa. Paulit-ulit din siyang pinasasayin ni Andrea.
Hindi siya kailan magsasawa sa ginagawa sa iyo ng asawa. Kahit yata maghapon magdamag sila ni Andrea sa ginagawa, hindi pa rin siya magsasawa rito. Always he wants more and more from her. I love you. Bulong niya sa asawang nakahiga. Pagod na to, alam niya, but still he wants more. Pero pagpapahingahin muna niya ito, naubos na niyang energy nito. I love you too. Sagot ito sa kanya. Halata sa boses ang panghihina. Hinawakan itong mukha niya. Mahal na mahal kita, Sebastian. Huwag mo na akong iiwan. Hindi kita iniwan, sweetheart. Pagtatama niya, pinalaya mo ko. Malungkot na sagot nito. Nakita niyang sakit sa mga mata nito. Tumagilid siya mula sa pagkakahiga para mas matitigan ang magandang mukha ni Andrea. I did that dahil ayoko matali ka sa akin. Ayoko magdusa ka sa piling ko. Wala kang kasalanan, Andrea. Ako ang may malaking kasalanan sa iyo. Sabi niya rito at hinaplos sa magandang mukha nito. Kinilaan kitang palayaan dahil yun ang tamang gawin. Dahil sinaktan kita. Kung alam mo lang ng laki ng pagsisisi ko sa bawat maalala ko, ang mga pananakit ko sa iyo. Shhh, tapos na yun. Nakangiting sabi nito. Yeah, dahil hindi ko napigilan ang sarili kong mahulog sa iyo. At nagpapasalamat ako sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, minahal mo pa rin ako. Gano'n naman yata talaga ang pag-ibig. Hindi mo alam kung kanino ka tatamaan. We used to hate each other before but look at us now. Look how much we love and care for each other. Sagot nito. Kaya nga ayoko nang mawala ka pa sa akin, Andrea. I want you forever. I want you for the rest of my life. Because I love you more than anything. I will do everything for you to keep you safe. Mahabang litanya niya sa asawa. Numiti ito sa kanya at tinawid ang pagitan nila. Uminit na naman siya, pero kailangan mo na niyang bigyan ng pahingang asawa. Bago kay Andrea ang ganitong kalalasan, kaya madaling mapagod ang katawan nito pagdating sa pakikipagsalo. Soon, masasanay din naman siya. Andrea, sambit niya, natapos sa kanilang ginagawa. Tumingin sa kanyang asawa. Inaplos niya ang mukha nito. Sweetheart, will you marry me again? Wala na bang makakapigil sa pagkasama ni Andrea at ni Sebastian? Magiging maayos na kaya ang lahat? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.